assistance to and cooperation with each other to really manage African swine fever. Pangalawa po ay to mobilize the needed resources to fight African swine fever. At pangatlo po ay to address the supply deficit in pork products and reduce retail prices. At pangapat ay to jumpstart the rehabilitation of the local hog industry. Ani Agriculture Secretary William Dar, kabilang sa mga proyekto ng ahensya ang bantay African swine fever sa barangay at ang repopulation na siyang unang prioridad upang mapaandar muli ang hog industry. So nakikita po natin na halos lahat ng instrumentalities ng gobyerno, kasama na rin ang mamamayan, mas lalo na ang mga hog raisers at ang mga local chief executives dito po sa pag-revive ng hog industry. Balita, impormasyon, araw-araw, Radyo Pilipinas. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. From local to national. Secretary, is this also available to national people who want to local? Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE? Diyan naman po ang naging reaksyon ng mga kabataan. Pinagsama, pinagtagpo. Ano magiging aspa ngayon ng sa isang programa? Network Briefing News. Magandang umaga, Pilipinas. Sa balita ho ngayong umaga, binisita ho ni Senador Christopher Bongo noong nakarang Martes ang mga kababayan nating ustad sa Sultan Kudarat kasabay ng paghahanda ng mga ito sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Mahigit 150 katao ang nabahagian ng tulong mula mismo kay Senador Go. Kabilang dito ang mga ustads, ulila at mga tindero sa pamilihan na nakatanggap ng pagkain, grocery packs, face mask, face shields at mga bitamina. Hinikayat din niya ang mga benepisyaryong nangangailangan ng tulong para sa pampagamot na pumunta sa pinakamalapit na malasakit center sa kanilang lalawigan. Kasabay nito, hinimok ni Senador Go ang lahat na suportahan ang gobyerno lalo't wala umano itong ibang hangarin kundi ang kabutihan ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Maayong buntag. Ako po si JV Arsene na pansamantalang humahalili kay Secretary Martin Andanar. Ito po ang Network Briefing News produced by the Philippine Information Agency and produced or organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service and Presidential Communications Operations Office. Heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide and on all the digital platforms of PCOO. Mamaya, may replay po tayo sa IBC 13, alas 6:30 ng gabi sa Signal TV, 1 channel o 1 PH channel 1, 10:30 PM, sa Pinoy Extreme Channel 106, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, Sky Cable Channel 955, at sa PTV 10 PM. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amid the pandemic. Ngayong araw po, makakasama natin ang iba't iba po nating partner mula sa iba't ibang sektor. Unahin po natin siyempre ang ating pong media partner for today, si Jeneline Ambid ng DXSP 1FM Surigao City. Good morning po, ay maayong buntag o marajaw na buntag, Jeneline. Magandang buntag, JV. Kamusta ang Surigao City, ma'am? Okay naman ang Surigao City, Asef. Medyo lang nagdagan yung positive ng COVID-19. Pero ang LGU po ay gumagawa po ng paraan para po hindi na madagdagan yung active ng positive. Okay, kayo po ay nasa Surigao City mismo, ma'am?
Yes po, Asep. Okay. Jeneline, babalikan kita maya-maya lamang, no? Makakasama rin po natin today si John Michael Villarosa, ang SK Federated President ng San Francisco, Anao Aun, Surigao del Norte. Marajona buntag, John Michael. Marajona buntag, Sab, Asep, JV. Oo. Sa lahat ng nanonood. Salamat sa iyong pagpapaunlak ng panayam sa amin dito sa Network Briefing News. Pero mamaya, babalikan ka namin. Magtungo naman tayo sa ating panauhing pandangal ngayong umaga, si Mayor Val Pinat, na ang Municipal Mayor ng San Francisco o yung Anao Aun, Surigao del Norte. Marajona buntag, Mayor Val. Marajona buntag po. Sir Asik JB Arsina. Good morning, Mayor Val. Marajaw, kamusta ka mo diton sa San Francisco o Anao Aun? So far, okay rami diri, sir. On sa balita, kamusta ang COVID situation sa bayan mo ninyo, sir? Regarding sa COVID situation namo, sir, namin dito sa San Francisco, bali, last na may mag-positive sa amin is nung March 23. So, umaabot na ng 4 months na wala kaming positive dito sa San Francisco. Pero sa ngayon, mayroon kaming isa na admitted siya sa private hospital. Positive siya sa COVID. Okay. Mayor Val, ano ang masabi ninyo na effective na strategy ninyo dyan sa bayan ng Anao Aun to keep yung number na mababa o kahit na walang positive? Ang ginawa namin dito, sir, is unang-una, sinusunod namin yung National IATF guidelines. So, ina-update namin yung mga barangays, ina-update namin yung mga health worker na kung pwede, ipatupad talaga natin yung minimum health protocol dito sa bayan namin. Kaya nag-ikot kami, in-advisean talaga namin yung mga barangay kapitan na kumikilos talaga sila sa bayan nila para maiwasan natin yung pagkalat ng COVID-19 dito sa amin. Okay. Mayor, siguro naman no, nakarating na po ang bakuna sa inyo. Ngayon, I understand March 23, nagsimula na raw po yung pagpapabakuna kontra COVID-19 sa inyong bayan. Kayo muna, Mayor, nagpabakuna na po ba kayo? Sa akin, sir, hindi ako nabakunahan kasi may maintenance ako dun sa palabnaw sa dugo. Nung kami ni doktor, nag-usap kami, kailangan akong ipa-stop yung maintenance ko. So ngayon, naghihintay ako ng advice ng doktor para kung ano yung dapat na procedure na gagawin para mapapakunahan ako dito. Okay. Sa amin. May comorbidity po pala kayo. So Mayor, considering yes, po yung nandyan na po yung bakuna, ano po yung feedback ng inyo pong mga kababayan tungkol dito sa bakuna? Yung feedback, sir, nung unang tanggap namin sa bakuna, siyempre yung mga kababayan namin dito is nag-alangan sila, parang hesitant sila muna sa pagpabakuna. Kaya naggawa kami ng ceremonial vaccine, no? Una, nagpabaksin yung sa mga health worker namin, yung doktor, yung mga nurse, nagpabakuna sila, yung mga barangay health workers, yung kapitan, nagpabakuna sila. Kaya after doon, naggumawa sila ng testimonya na okay naman yung bakuna, wala namang problema. Kaya nung na-observe namin, sa pangalawang schedule, marami na yung nagpabakuna. Marami na yung humakayat na magpabakuna sila. So kumbaga, mas nakumbinsi yung marami ngayon. Mayor, paano naman po natin pinaghahandaan yung posibilidad ng pagdating ng karagdagang bakuna sa inyong bayan? Bago pa yung karagdagang bakuna, aware na yung sa health department namin dito at saka aware na din kami na may parating talaga na bakuna, maraming bakuna para dun sa mga kababayan. So ang ginawa namin, nag-identify kami ng mga location kung saan pwede namin doon kami vaccine. So mayroon kaming na-identify na tatlong location para doon namin yung pagbabaksin. Tapos naghahanda din kami, halimbawa nag-purchase kami ng
refrigerator para sa storage niya sa bakuna. So in case na hindi agad maubos yung bakuna, so may store namin sa right na temperature. Then, pangatlo, in-inform namin, patuloy yung pag-inform namin sa mga barangay, sa mga health workers, sa mga kabayan namin dito na magpapalista na sila para pagdating doon sa ano sa bakuna, tuloy-tuloy na yung schedule. So sinusunod namin yung standard, regular meeting, regular IATF meeting ang ginagawa namin dito sa amin sa San Francisco Anawaon. Okay, Mayor, for the last 4 months na panatilingan ninyo yung kaso ninyo no, na mababa no. So ito po ay napaka-positive na na ginagawa ninyo at yung bakuna naman ninyo ay parating na, may mga additional na parating at nagsimula na rin kayong magpapabakuna. And maganda yung ginawa ho ninyo na nag-identify kayo ng mga sites. Ngayon Mayor, ano naman po ang let's say yung rate, kumbaga ilang percentage na ng mga target na mabakunahan ang nabakunahan na? Actually, ang target namin dito, unang schedule, yung unang nakalisting namin is nasa 230 yung target namin. Pero yung nagpabakuna is 50 lang. So, nasa mga 30% lang yung unang schedule. Pero nung pangalawang schedule, marami na yung nagpabakuna. Umabot na ng 129. So, doon sa allocation namin na 230, yung total namin na napakunahan is 129 na lahat. So, more or less na nasa mga 80% na papakuna dito sa amin based doon sa allocation namin dito sa San Francisco. Okay, Mayor, kasama rin po natin ngayon si Jeneline Ambid ng DXSP 1 FM Surigao. May mga tanong po siya para sa iyo, Mayor. Jeneline? Yes, thank you, Asik J. Yung tanong ko po kay Mayor Balvina, marami na po kasi gulong ang nabigay ang NGO sa mga naapektuhan ng pandemya since nagsimula po yung pandemic. Magpapatuloy pa rin po ba hanggang ngayon ang pagtulong sa mga constituent niyo po, lalo na doon sa walang-wala at nahihirap ng umang sa kanilang pangalipuhay? Yes po. Patuloy yung pagbibigay natin ng tulong, lalo na doon talaga sa halimbawa na quarantine siya dahil nakasama siya doon sa contact tracing, tapos nakita namin talaga yung pamilya na walang-wala talaga. So tinutulungan namin. Actually, kinocompute namin once na ma-quarantine ka ng 14 days, at least sa isang tao makapagbigay kami ng 7 kilos. Kung dapat i-quarantine ka ng 14 days, bigyan namin ng 7 kilos yung isang tao. Then, nung una, nung pag-ano ng COVID, pag-ano ng last year, nagbibigay kami ng half sack of rice per family. May tanong ka pa, Jeneline? Yes po, Asik. Dagdag na tanong po. Ano po ba yung... sabayan niyo po ba, Mayor Bal, ano po yung pangunahing hanap buhay sa mga tao doon? Yung hanap buhay dito sa amin sa San Francisco is unang-una is yung mga mangingisda at saka farmers. So dito sa amin is agricultural area kami dito at saka sa coastal area. So ang hanap buhay is mangingisda at saka sa farmers. Okay, Mayor, matanong ko, Jeneline, I'll be, babalikan kita, no? I'll get back to you. Mayor, ang bayan po ng Anawaon ay prone daw po sa kalamidad. Yung San Francisco, alam ko, naalala ko last, kailan ba yon? Nung huling bagyo ba yon o masamang panahon? May lumubog na malapit sa inyo, di ba? Yes po. Cargo vessel. Na barge. Oo, yung barge siya. Naalala ko yun. May mga, sad to say, may mga namatay pa nga, no? Meron din kayong mga nangyayaring landslides, mga lindol, considering na ang inyong area ay nasa fault line. Can you tell us, Mayor, paano natin pinaghahandaan ang mga ganitong senaryo o mga ganitong kalamidad sa inyong bayan? So, dahil ang San Francisco is... malapit siya o talagang prone siya sa kalamidad,
kahit doon sa mga lindol, doon sa mga bagyo, ang una yung pinaghandaan namin is pag marinig namin na may balita na mayroong mga kalamidad, una-una, pina-advise talaga namin sa MDRR namin, pinaikot namin sa barangay to inform yung mga tao kung sakali magparating yung bagyo, ini-inform namin yung mga potential families na nasa gilid, ini-inform namin sila na kung pwede magbakwit sila, lumipat sila doon sa area nila para maiwasan yung trahedya. Then, always kami nagpaparemind, umiikot. Then, nagkanda kami ng mga trainings, especially na mayroon kami ditong SRU, Search and Rescue Office dito sa San Francisco. Nandito yung Kamsaro ng Bureau of Fire, dito naka-install sa San Francisco. So yun, malaking tulong sila kasi tumutulong sila sa panahon na may mga kalamidad. Mayor, bukod sa paghahanda sa mga kalamidad dyan, tungkol naman doon sa mga like for example yung cargo vessel, meron po ba kayong nakahanda rin ng mga teams or facilities sakaling mangyari ang mga ganitong insidente? Kasi nung nangyari noon, yung nangyari nung lumubog na barko, actually yung lumubog na barko is hindi sa amin banda yon, doon sa katabi namin na municipality. Pero dahil doon sa current, dito napunta yung mga tao sa San Francisco. Ah. So kami yung nakaresponde doon sa, nung tumawag yung barangay kapitan sa amin na mayroong tao na natanggap nila na o nakita nila doon sa dalampasigan, immediately tumawag ako ng rescue, pinaikot namin, pinakuha yung mga na-rescue, pinahatid ko agad sa Surigao City kasi mas malapit kami sa city. So agad-agad pinakuha ko doon, pinahatid ko doon sa city, sa hospital. Okay, at least mabilis kayo, Mayor, no? Ang search and unit daw po ng Caraga ay nasa bayan ninyo, tama, Mayor? Yes po. Nasa amin. Can you please elaborate or can you please tell us more about that unit? Yung nasa amin, yung search and rescue ng Bureau of Fire is regional office nila, nandito yung naka-install sa San Francisco. Kasi nakita namin na kailangan yung quick response ng mga rescue pag-responde sa mga constituent namin. So, timing, tamang panahon na lumapit sa amin yung taga-Bureau of Fire na naghingi sila ng lot donation. So, tama naman na mayroon kaming available na lupa sa San Francisco, nagbigay kami ng lot donation para doon sila magtayo ng search and rescue unit nila doon sa PAN. So, nakita namin yung potential na nakikita namin na dapat kung mayroong kalamidad, quick response. So, paano kami mag-quick response kung malalayo yung mga national agency na tumutulong? Kasi hindi naman talaga kaya ng isang munisipyo lang na kung sakali may kalamidad. So, kailangan kami ng support ng national. So, nakita namin na mas madali yung responde kung mayroon kaming katulad na ganun na opisina dito sa amin. Tama. Ngayon, Mayor, may katanungan pa raw po si Jeneline Ambid ng DXSP. Jeneline? Yes po. Last po kong tanong kay Mayor Val, sa tourism industry po, may tourist po ba ang bayan ng San Francisco na maihaling tulad po sa ibang bayan na pwedeng maging source of income ng mga local po? Dito sa sa San Francisco, fifth class municipality po kami. Kaya gumagawa kami ng hakbang para paano namin mapa-improve, para paano namin maka-create ng mga job generation, businesses sa town namin para kumaas naman yung hanap buhay, maraming makapagtrabaho. So una, kine-create namin yung tourism namin dito sa San Francisco. So gumagawa kami ng hakbang
na para ma-promote yung mga tourism namin dito para mag-increase yung population, para yung itikto doon sa tourism, maraming makabenepisyo doon sa mga businesses, sa gusto magtatrabaho. So maraming potential na makikita dito sa amin. Jeneline, may tanong ka pa? Wala na po, Asik JV. Okay, Jeneline, meron ka bang parting message? Yes po, to those who doubted po sa vaccine, magpa-vaccine na po kayo kasi safe po talaga ang vaccine. At follow lang po tayo lahat ng government protocols. Yun lamang po, Asik JV. Maraming salamat at be safe. Maraming salamat, Jeneline Ampid ng DXSP 1FM Surigao. At ingat po kayo, ma'am. Mayor, balita po namin ay gusto ninyo na dyan na rin sa inyong bayan itatayo yung mga government offices, no? At bakit po ito ang goal ninyo? At pakikwento po sa amin, how will it boost the economic activities in San Francisco, Mayor? Yes, totoo yun, Asik GB, na nandito na na nakapagbigay na kami, nakapag-donate na kami ng mga lupa doon sa mga national agency. Unang-una, yung sa Bureau of Fire na nandito yung Kamsaro nila, na provincial, regional Kamsaro. Then, nakapagbigay na rin kami ng lot donation para sa provincial, gawin daw nila ng provincial office ng PDEA. Then, nakapagbigay din kami ng lot donation doon sa provincial PPMFC, yung sa first company sa PNP, para dito daw itayo nila. Then nakapagbigay na rin kami ng lot donation doon sa Maritime Office. Gagawin daw din nila ng regional office dito sa amin. So ginawa namin yan na mga hakbang dito sa amin kasi gusto namin yung San Francisco, yung town namin, ay makilala sa Surigao del Norte na nandito yung mga national office, ng mga provincial office. So nakita namin yung pag-increase kung nandito na yung mga provincial office, nakikita namin yung increase ng livelihood dito sa amin, yung businesses. So mayroon kaming nakikita na mag-improve talaga yung town kung mayroon ng mga national offices dito sa amin. Mayor, may memorandum of agreement ba between the LGU of San Francisco, between the LGU of San Francisco and Mamanwa Tribal Village at yung National Housing Authority? Ano po itong kasunduan nito, sir? At paano po magbebenepisyo ang inyo pong mga kabayan dito? Yes po, Sik GB, tamang-tama na ano mo na na-open mo 'yan kasi totoo 'yun na mayroon kaming binili ng LGU para doon sa Mamanwa na lupa. Tapos we work out namin doon sa National Housing Authority yung pabahay nila. So tapos na kami nag-sign ng MUA, then nag-process na kami ngayon para ma-process o ma-download yung pera doon sa LGU para mapagsimula na namin pagpatayo yung mga bahay nila. So itong bahay nila is ibibigay namin doon sa mga recipient na for free. Wala silang babayaran, libre yan, bigay sa gobyerno. So gaano ba karami, sir, yung inyo pong mga IPs dyan o yung mga Mamanwa? I mean, gaano kalaki sa porsyento kumpara sa populasyon? Sa population dito, siguro nasa nasa mga 10%. 10% lang yung population nila. Pero yung unang project namin is, yung makaabil doon is 86 na families. 86 housing project yun, 86. So sila lahat doon sa isang barangay. Nakabili kami doon ng 1.5 hectares. Then doon i-develop yung itatayo yung mga bahay nila. Okay, Mayor, tatanong ko na rin. Total, nandito na rin tayo, no? Kamusta ang peace and order situation dyan? Ay, alam ko, dyan banda sa part na yan ng Surigao del Norte, sa mainland. I'm also from Surigao del Norte, sir, from Siargao. But from that Surigao del Norte area, mainland, marami dyan mga insurgents, mga rebelde. Kamusta ang peace and order dyan, sir? Andito naman sa amin, sa peace and order namin dito, sa awa ng Diyos, wala naman yung nangyari na
patayan o binabaril o hinaharas. Wala na dito. Medyo matagal na dito sa amin na maganda na yung peace and order namin dito. Medyo malayo na siguro sila. Paano niyo po na pa-maintain, sir, bilang mayor ng Anauawan, sir? Nami-maintain namin yung dito sa ano sa Anauawan isip mayor. Unang-una, ayun, bali puntahan natin talaga yung barangay. Makinig tayo doon, makinig tayo kung ano yung mga concern nila. Dapat open-minded tayo para makapagsabi sila kung ano dapat natin gawin dito sa isip mayor, anong gawin natin dito sa lungsod natin. Dapat consultative yung approach natin doon sa barangay at saka hindi natin kalimutan kung ano yung programa sa gobyerno na ibigay natin lahat yung nangangailangan. Tama, Mayor, no? Talagang totoo naman, no? Kumbaga, paano mo mare-resolve ang problema, buksain mo yung ugat ng problema, which is the main concerns naman ng mga yan ay kahirapan, kawalan ng trabaho, di ba, Mayor? So, yun yung yes. Ginagawa ko ninyo. At yes, least maganda yung ginagawa nyo para mapamaintain yung peace and order dyan sa inyo. Aside dyan, Mayor, may mga infrastructure projects ba kayo na ongoing at ano yung magiging benefits nito? Yes po, marami kaming infrastructure project dito sa amin. So halimbawa, yung mga farm-to-market road, mayroon kaming winwork out na mga farm-to-market road, yung mga bagong opening na road opening para yung na-idle na mga area madali nang ma-access sa mga farmers. Mm. Okay. Tapos mayroon kaming mga infrastructure na pinalinis namin, ginawa namin ng mga canals, mga flood controls para at least maiwasan natin yung pagtaas ng tubig. Mayor, yan ba yung mga ginawa ninyo during COVID na para mabigyan ng trabaho yung mga nawala ng trabaho? So, sa ngayon, dahil sa COVID, totoo yun na marami yung nawala ng trabaho. Pero sa ngayon, hindi natin maiwasan nang lumalapit sa LGU. Yung talagang walang-wala, pinapatrabaho namin dito sa LGU para matulungan naman sila kahit mababa yung sahod. Mm-hmm. At least nagpagbigay tayo ng trabaho kahit konti. Oh. Okay. Mayor, may iba pa po ba kayong mensahe para ho sa Kapitolyo o sa inyo pong governor at sa atin pong national government? Unang-una, doon sa national government, gusto ko lang na kung pwede matulungan yung mga national agency na naghingi ng lupa sa amin o nabigyan namin ng lupa, gusto ko lang na matulungan sila na mabigyan ng pundo para mapagpatuloy yung mga plano nila dito sa amin, para matuloy yung mga buildings o mga infrastructure na itatayo nila dito sa amin para matupad yung mga target namin para makapagservisyo din sila ng mas mabilis kung kumpleto yung mga suporta nila dito na may patayo namin dito sa amin sa San Francisco. Okay, Mayor, panghuling mensahe o panawagan ho sa inyong mga kababayan dyan sa Anauawan o sa mga kababayan mo ninyong taga Anauawan pero nasa iba't ibang panig ng Pilipinas at ibang bansa. So, panawagan ko sa taga Anauawan, mga kababayan, Marzao na buntag sa ato tanan. So ang ako lang panawagan na kung pwede panahon pa man kita sa pandemya karon, iwasan muna natin yung pag-social gathering, imintin natin yung minimum health protocol, like magsuot tayo ng face mask, face shield, maghugas tayo ng kamay. Iwasan muna natin yung mga party-party, no? Kung mag-celebrate man tayo ng fiesta, kung pwede immediate family lang muna. Tapos, yung umuwi dito sa amin, kung pwede, iwasan muna yung pagdating dito sa bayan natin, sa kung saan ka man na barangay, iwasan muna natin yung pag-ikot-ikot sa ibang lugar para at least
makapag-observe muna tayo, makapag-quarantine, maobserbahan natin yung katawan natin para kung sakali mayroon tayong nararamdaman, kung sakali COVID yun, hindi tayo mahirapan mag-contact trace kasi nandoon lang tayo sa isang lugar. So, sana ma-maintain natin yung pagsuporta sa national agency, sa IATF na sundin talaga natin yung minimum health protocol. Mm-hmm. Tama yan, Mayor. How about doon sa mga kaubayan ho ninyo na nasa ibang panig ng bansa o nasa abroad? Baka may gusto ko kayong ipanawagan. So, panawagan ko sa kaubayan ko na nasa ibang bansa. Magandang araw sa inyong lahat dyan. So, sana mag-ingat kayo dyan. Isipin natin lagi yung pamilya nyo dito na naiwan sa Pilipinas. So, yung pagtrabaho nyo dyan, alam ko para sa family. So, yun lang ang request ko, na ingatan nyo yung sarili nyan, yung katawan nyo, ingatan nyo, kasi alam natin nandun pa yung sakit o COVID-19 sa atin dito sa bansa natin. Okay. Maraming salamat, Mayor Val Pinat ng bayano ng Anauawon o San Francisco, dyan sa Surigao del Norte. Marajaw karajaw diha sa iyo sa Anauawon. Muli, thank you, sir, sa time na inilaan niyo sa Network Briefing News. Amping o mabuhay kayo, sir. Magbabalik... Salamat po, Sir Asik. Magbabalik po ang Network Briefing News. Immunity. Maaaring makamit na mas maaga. Ani Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. dahil sa gumagandang pasok ng supply ng COVID-19 vaccines sa bansa. Bago po matapos pang buwan na June, in-expect po natin na meron na po tayo sa ating inventory na 20,514,000 doses. Ito po, kaya na po. Lahat po ito yung A1, A2, A3. Makakaya na po na makuha. So, kung makita po natin sa ating vaccination, meron na po tayo na total na na-deploy na 4,009,800 doon po sa mga vaccination site. Meron na po tayo na 3,410 na vaccination site. At sa first dose po natin, na meron na po tayo na 1,957,965 na napakunahan. At meron na rin po na 451,270 na second dose, for a total of 2,409,235. Kung titingnan po natin, noon dati po, nasa pangatlo po tayo. Ngayon po, mahal na President, na number 2 na po tayo. Dahil umangat po ang ating daily average. Noon dati po, ang daily average po natin is only 34,418. Sa ngayon po, yung 7 average po natin, ang last 7 average from May 1 to May 8, tumaas na po tayo, nadoblado po tayo ng 65,879. So, nakakatuwa po dahil kasi talaga mataas na po tayo. And then, number 41st na po tayo out of 94 countries and rank 15 out of 47 countries in Asia. Sa pagtutulungan ng private sectors, national and local government units, pati na ng health workers at private citizens, ay tiyak tuloy-tuloy na magiging epektibo ang vaccination program at mas maraming Pilipino pa ang mababakunahan. We have seen that if all countries will join together for this pandemic, we can win this fight. At nakita po natin na if all the Filipinos will work together also, together with the private sector, with the LGU and the national government, we can win this fight definitely. Balita, impormasyon, araw-araw, Radyo Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon ng pagsali sa 2021 Stevie Awards, huwag iagad ang ating mga kaagapay sa serbisyo publiko. Mula sa halos 900 kalahok sa Asia-Pacific region, kinilala ng prestigyosong award-giving body ang kalidad at galing ng PCOO. Secretary Martin Andanar, Media Hero of the Year.
Assistant Secretary JV Arsena, Media Hero of the Year, at Government Hero of the Year. The Virtual Presser and Virtual Reporting Tour, panalo ng award for Innovation in Media, Visual Communications and Entertainment at Award for Innovation in Media Relations. Best Use of Social Media, COVID-19 Related Information, PCOO Laging Handa Digital Campaign at Ang Laging Handa Docu, panalo ng award for Innovation in Documentaries. Maraming salamat sa Stevie Awards. Congratulations, PCOO. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACCIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Ganun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Kasi baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot contra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. Uusap-usap at pagsispread. Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Most painters use oil, gouache, watercolor, and acrylic. A few use mud. And you can meet one of them in the highlands of Mindanao. Meet renowned Talandig tribe soil painter Salima Saway of Lantapan, Bukidnon. Her masterpieces depict the beauty, hope, and struggles of her tribe. Let us support Salima and at the same time, rediscover the Philippines. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Muli ako po si JV Arsena, pansamantalang humahalili kay Secretary Martin Andanar. Ngayon, balikan po natin ang Anao Awon o ang San Francisco dyan sa Surigao del Norte. Kamustahin naman natin ang sitwasyon ng kanilang mga kabataunan o mga kabataan sa gitna ho ng pandemya mula mismo sa kanilang SK Federation President John Michael Villarosa. Maayong buntag sa iyo, John. Rajaw na abuntag, Asek, JV. Kamusta? Kamusta ka ra? Okay ra, Asek. Okay ra, gyapon. Kamusta ang inyong mga kabataunan o ang mga kabataan dyan, sir? Okay lang, gyapon sila ang mga kabataunan. Although, naaragin pirmi sa balay. Sige ra, gadgets na lang, wala na ikuan ba? Interaction kay tungkol lang yan ng pandemic. So, na baka na bore na sila. Ngayon John, kanina nakausap namin si Mayor Pinat at nagsimula na nga raw po yung pagbabakuna sa inyong bayan. Ano po ang pananaw ninyong mga kabataan o reaksyon ng mga kabataan? Mas naiengganyo ba silang magpabakuna? Asik JB, yung iba-iba yung reaksyon, nagiging reaksyon ng mga kabataan. Meron gusto na magpabakuna, meron din ayaw kasi natatakot sila kung anong mang reaction maging epekto sa bakuna kung for example nabakunahan sila. Okay. John, sa ipinatutupad na online classes sa inyong bayan, paano ninyo tinutulungan ang mga kabataang estudyante sa inyong lugar?
ASIC DB nag-provide po kami ng ano, ng nagpa-install po kami ng Wi-Fi sa iba't ibang barangay dito sa amin, sa 11 barangays. Yun nga lang yung iba, yung ibang barangay walang ano, hindi yung stable yung internet connection. So kinabit na lang sa ibang barangay. Yun po. Okay, kaugnay nito ang mga kabataan na po ay nakatutok sa social media kung saan marami ang nagkalat na fake news. So paano ho ninyo nilalabanan yung mga fake news? May mga nagsasabi kasi, may mga hindi naniniwala, no, sa COVID-19. So ang laki ho ng tulong ng mga kabataan, mga LGU, para ipaintindi sa lahat na huwag ho ninyong huwag kayong pakampante sa COVID-19. At syempre, maniwala rin tayo sa syensya pagdating naman sa usapin ng bakuna at ng virus. Totoo po yun, ASIC DB, na kumakalat talaga yung fake news. So sa amin, kailangan na lang talaga namin na i-inform sila na huwag agad maniniwala at i-check muna kung reliable ba yung source. Mm. Before sila mag mag-stick sa yung sa news. Tama, bago sila mag-share, no, click. Opo. Muna, I mean, I don't think twice before you click, no? And opo, share, opo. Syempre. Ngayong 2021, John, naipasa ho ng sanggunian ninyo yung Youth Welfare Development Code para sa mga kabataan ng San Francisco, Anauawon. Pakibahagi mo naman sa amin ang mga nilalaman ng programang ito. Sa Youth and Welfare Development Code po, nandoon po yung ano, yung health programs, educational programs, tapos yung sports program and the peace and order po. Nandoon po yung ano, yung mga programs na yon sa yung sa code. Mm. Opo. Kamusta naman po ang naging resulta ng mga programang ito sa nakalipas na taon? O na buwan pala, I'm sorry. Sa ngayon po, hindi po namin na ano, na fully implement po yung mga programa kasi nga for example yung sa health po is kailangan ng mga symposium pagdating dun sa mga teenage pregnancy, ganun, sa HIV awareness. At sa ngayon baka kailangan na din namin i-add yung about sa COVID, pagiging handa at pag-maintain sa mga protocols. Opo. Okay, tama, no, laging handa dapat, parang PCOO. Ngayon ba, ngayon na, John, bago tayo magtapos, ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan ng San Francisco? Sa tanan, kabatanunan sa Anauawon, dream big lang yun ta per me, o inubanan sa atong pagpaningkamot, og dasig lang ta sa Ginoo. Bisan unsa pa na mga challenges ang maabot, dasig lang kita permi sa Ginoo. Okay, maraming salamat sa iyo diyan, no, sa yung time sa amin, John Michael Villarosa, ang SK Federation President ng San Francisco Anauawon, sir. Salamat sa time og ayo-ayo og mabuhay ka, sir. Salamat din po, ASIC JB. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News para sa araw na ito. Salamat sa kay Mayor Val Pinat ng San Francisco, Anauawon, Surigao del Norte, kay John Michael Villarosa, ang SK Federated President ng San Francisco, at kay Jeneline Ambid ng DXSP 1FM, Surigao. Salamat din sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo po namin ang LGU, national government at local media entities. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, muli ako si JV Arsena. Magkita-kita tayo ulit bukas para sa isa na naman pong Network Briefing News.
Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 na kinakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus and some amino acids change, they structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its increased transmission. Yung ating mga virus at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus, hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nag-accumulate, nagkakaroon ng mutation ng virus, at nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito ay ang variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa mga naunang variants. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o gamot. A variant of interest when we see early changes but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklasan bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant is recorded, either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease.